Hi, hello. I'm Engineer Marlo, Real Estate Appraiser and Trader. Topic, paano magbasa ng titulo ng lupa? Una, dito sa left side natin, andyan yung title, page 1 and page 2. Tapos, nandyan yung lot plan. So, una, meron dyang title number, 47-2012-0005. Itong nasa taas. Pangalawa, lot number and plan number, 10333-A-4 PSD 1205786. Property location, kung nasaan yung property, Barangay Ligaya, General Santos. Ito. Barangay Ligaya, City of General Santos. Pang-apat, registered owner, Andrew Santos Magalona. Ito siya. Nasa kulay violet na box. And then, nandyan kung saan siya nakatira. Rosas Street, Barangay 1, General Santos City. Panglima, Traceback T-City, 2011-000110. Ito, yung kulay yellow. Yung kulay yellow na box. So, ibig sabihin, dito nang galing yung title number na 47-2012-0005. Tapos, T-City Registration, na-register siya noong December 9, 2011 at General Santos City. Ito, yung kulay brown na box. So, na-register daw siya sa General Santos City noong December 9, 2011. And then, yung technical description, C-lot plan. So, ibig sabihin, itong technical description na to, pag pinlot mo siya, ito yung kalalabasan niya. Ganito yung magiging itsura niya. Makikita mo dyan yung mga boundaries niya, yung mga katabing lote niya. Tapos, kung meron siyang kalsada sa harapan. So, point 1, 2, 3, and 4. So, may 4 points daw yung title. At nandyan yung lot area niya. Kung ano yung sukat. So, pag magpapagawa kayo ng bahay, kadalasan hinihingi ito ng mga civil engineer para ma-layout nila ng maayos yung magiging bahay nyo sa loob ng lote nyo. So, ang technical description ng lote ay isa sa mga requirements ng mga civil engineer para makapag-layout sila ng maayos ng inyong bahay. So, uulitin ko, itong nasa left side natin, page 1, page 2 ay part ng TCT. Page 1 at page 2. Tapos, nilagay natin dito sa baba yung lot plan. Kung ano yung magiging itsura ng lote pag pinlot natin. So, bali ang ginawa ko, nilagyan natin ng description yung mga parte ng titulo. So, ulitin natin. Una, title number or TCT number, kadalasan nasa taas na bahagi ng titulo. Para malaman ang nasa Registry of Deeds kung anong series ang dokumento. Lot number, plan number, para malaman nila kung saang parte ng mapa o zonal ang nasasakupan ng lupa. Property location, para malaman kung saang barangay, munisipyo o syudad binabayaran ng buwis ang titulo ng lupa. Registered owner, para malaman kung sino ang may karapatan at may obligasyon sa pagbayad ng buwis sa lupa at kung saan siya nakatira. May mga pangyayari na binabawi ng gobyerno ang karapatan mo sa lupa o lote, lalo na kung di mo na ito nababayaran ng buwis. Maaari ring mapasa gobyerno ang karapatan sa lupa sa pangyayaring mamatay ang may-ari ng lupa na wala siyang pinagbilinan kung sino ang magmamana. Traceback T-City, para malaman ang naging history ng titulo ng lupa bago nagkaroon ng present or updated existing TCT or titulo. TCT Registration, para malaman kung saan nakarehistro at kung kailan narehistro ang titulo ng lupa. Technical Description, para malaman ang boundary, size, shape and frontage ng lupa o lote. Importante na may kalsada ang harapan ng iyong lupa o yung tinatawag na frontage. Kadalasan, mas mataas ang value ng lupa na may frontage kaysa sa wala. Importante na marunong ka magbasa ng titulo ng lupa. Kailangan mo i-verify ang titulo ng lupa, lalo na kung bibilhin mo ito. Malalaman mo kung nakasangla o peke ang titulo ng lupa sa pamamagitan ng pag-verify kung saang syudad o munisipyo o kapitolyo ito nakarehistro. Pero sa pagkakaalam ko sa ngayon, centralized na ang verification ng titulo sa may LRA compound Quezon City. Marahil mahirapan ka o makaranas ka ng mahabang proseso kung walang titulo ang lupa na bibilhin mo. At bago mo ito mapatituluhan, may mga requirements ang gobyerno para tuluyang ma-transfer o ma-register ito sa iyo. For more videos regarding real estate property, subscribe, like, and share. Thank you.